itinarget ang mga masiselang isyu ng lipunan na sangkot ang ilang mga ahensya ng gobyerno at mga personalidad. Hihimayin ang iba't ibang mga isyu, balita at usapin. Puntirya ang mga tiwali at ilalantag ang mga mali sa pamahalaan. Walang sasantuhin. Tamaan na ang tamaan. Kung salot ka sa bayan, sa pulka ni Carex Cayano sa Target On Air. Eto, nagpaliwanag ko mga kaibigan na si Senate President. Eh diba nung una may mga usap-usapan ho dyan sa Senado na sinasabi magkakaroon ho ng kudeta. Yung pagpalit po dun sa SP, Senate President, bagamat kumbaga nanahimik na yung ganong usapin ho mga kaibigan, at tila ho naghugas ho ng kamay at nagpaliwanag. Ito hong si SP, Senate President Juan Miguel Sibiri, dun ho sa kanya naging pahayag, dun ho sa kumbaga tinutwist ano mga media yung sinasabing istorya, ha? Ito yung naging pahayag mga kaibigan ni SP, Senadora Mig Sibiri, matapos yung magkasundo, magkasundo mga senador na i-refer ho dun sa Foreign Relation Committee sa pinamumunuan ho mga kaibigan ni Senadora Amy Marcos, ha? Ay ni-refer ho mga kaibigan ang kay Senator Amy Marcos yung pagdinig ho dun sa controversial na gentleman agreement. Ano to? Kumbaga para hindi ho kumbaga iwas pusoy. Eh ba't kagabi ho meron hong grand rally ang dating Pangulo dyan po sa plaza, dyan po sa Dumaguete, dyan po sa Negroso mga kaibigan. Ito hong naging pahayag mga kaibigan ni Senate President Mig Sibiri, siguro para matapos na. Kumbaga, ba't hindi ho nating i-refer doon po sa Foreign Relation Committee sa pinamumunuan ho ni Senador Manang Amy Marcos doon po sa pagdinig ho, doon po sa controversial na gentleman agreement. Ito ho kasi nag-umpisa lahat eh. Doon ho sa statement ni Attorney Harry Roque. Kumbaga ito po yung naging, siya yung nag-trigger eh. Matapos ho niyang banggitin, abay nagkaroon ho ng pagkakataon yung mga ilang mambabatas. At teka, ano ho ba nilalaman ho niyang gentleman agreement na yan? Ngayon, para naman ho sa kampo ni Senate President Mig Sibiri mga kaibigan, siguro para safe, ilipat po natin doon po sa committee o i-refer po natin doon po sa Foreign Relation Committee. Ha? Para babagsak po yan doon po sa committee ho ni Senadora Amy Marcos. Ayan, tanong eh, hindi ho kaya magkaroon ho ng ano yan? Anong kulay politika? Kasi doon po sa gentleman agreement, na pinag-uusapan ho mga kaibigan kay dating Pangulong Digong at saka doon sa China, ito pa rin po yung BRP Sierra Madre. Diyan po sa Ayong Insyol na yan. Kasi nabanggit doon ni Senate President Mig Sibiri mga kaibigan, teka sabi ho ng mama, wag ho nating haluan. Wag ho nating haluan ho ng politika. Yung investigasyon na yan. Teka, paano hindi ho mahaluan ho ng politika ho yan? Alam naman ho natin, yung bilang anong mga senador na sinasabi na loyalty check. Kumbaga, ito sinasabing panapanahon eh. Siyempre, panahon ho ngayon ng mga Norte, panahon po ngayon ng mga grupo, kanina Speaker Martin Romualdez, medyo hati ang opinion po nila, kaya pinaka-safe na ginawa ho to ni SP. Senate President Mig Sibiri mga kaibigan, kaya nga nabanggit ho nung mama, sana naman ho, wag na ho nating haluan pa ng politika. Iyan sinasabing investigasyon na gawin pong pro Marcos at pro Duterte na tinutwist ho nung media, di ba?
Eh, kumbaga, dumepensa po dyan si SP, ha, Senate President. Eh, kumbaga, ang punto de vista ho dyan ni SP, Senate President Sibiri, mga kaibigan, eh, sa pagharap po niya sa mga kasamaan ho natin sa profesyon na nagko-cover po dyan sa Senate, abay, sinabi ho nung mama na, teka, nililinaw ko lang. Hindi po galing po sa mainstream yung pagtutwist po. Anong usapin po dyan sa gentleman agreement? Malinaw pa ho sa sikat ng araw, ang tinutukoy po, ni SP, eh galing po sa mga social media blogger. Napakarami ho kasi yung team, mga social media blogger. Alam niyo ba nung panahon po ni PRRD? Alam naman ho natin, yung grupo ho ng mga blogger, at may mga pagkakataon pa ho dyan na talagang yung suporta ho kay President BBM, eh ngayon hindi na ho sila magka-frequency. Bakit kamo? Hindi ho natin mawari eh. Ano ho ba yung hindi ho dapat? Diba? Kaya nga, dun lang ho sa Senate hearing ho kahapon, eh medyo questionable. Kaya pumalag ho ang ilang congressman, ha? Oras sa Pilipinas, sa 3:07 ng hapon, ang oras natin sa inyo ng PCSO. Hindi umuurong sa pagtulong, kau ang gawa sa lahat sinusulong. PCSO, PCSO. Hindi umuurong sa pagtulong ang PCSO. Oras, hatid sa inyo ng Grand 88 Gaming Corporation. Eto, balik ho tayo mga kaibigan nating text line na 0927-861-1921. Ay, si Tita Carol Andel, si Edsel Valdez, si Ronald Tapar, si Angelo Redaha. Abay, napakaaga. Nakasubaybay agad ho sa atin. Kasama ho siya. Doon po sa 1,300 na nanonood ho sa atin sa Facebook Live, ha? At kanina mukhang meron hong MOA signing doon po sa pagitan po ng Lakas CMD Party at saka ho ng Partidong Federal po ng Pilipinas. Eh may mga nagsasabi, kumbaga bukas pa rin ang pintuan yung pakikipag-alyansa doon po sa hukbong ho ng pagbabago. Kumbaga yan po yung pinamumunuan ni Vice President Secretary Inday Sara. At kalina dun po sa MOA signing at naandun po yung mga bagong partido na lumipat ho dun sa Lakas CMD Party. Ha? Eh ganyan naman ho talaga yan eh. Kada magpapalit po ng administrasyon, tanggapin na ho natin ang katotohanan na kailangan sumapi ka. Eh unang-una ko ikaw ay isang congressman na halimbawa ikaw ay kontra. Eh kumbaga ikaw ho ay oposisyon. Eh siyempre ang kawawa ho dyan yung kababayan mo dun sa distrito, bakit ka mo? Eh paano, napakahirap po mag-release ho ng pondo. Eh kumbaga iipiting ka. Eh kumbaga given na ho yan na kailangan sumang-ayong ka, supportahan mo yung administrasyon. Si Shirley Espiritu nanonood po sa atin, ha? Kaya mag-uusap daw ho ang Lakas sa CMD Party, ang Partidong Federal ng Pilipinas, ang kaugnay ho dun sa posibleng pagsali. Eh sana nga eh. Eh ang problema ho kasi yung pinag-uusapan nyo dito yung political ambition dun po sa 2028 presidential election. Para bang yun ho pinag-ahandaan eh. Eh teka, eh para lang husang alaman niya, meron pa hong 2025 midterm election. At napakasikip ng laban doon po sa 12 senador. Eh kumbaga halos mabibilang mo na lang doon sa espasyo kung sino ho yung may posibilidad na lumusot to, mga kaibigan, ha? Kaya ang naging pahayag ni Lakas CMD President at House Speaker Martina Romualdez, mukhang umaasa sila. Eh kumbaga bukas pa rin daw ho yung pintuan doon ho sa pakikipag-alyansa ng hukbong ng pagbabago.
Teka, yung hukbong ho ng pagbabago, hindi ako nagkakamali, may mga ilan pa rin na unti-unti ho tumatawid ho dun sa Partidong Federal po ng Pilipinas. Eh, ganun ho talaga yan eh. Eh, di ba, una, Liberal Party. At teka, Liberal Party ho kami. Tama ba ka, Kuyang Mel Kabangbang? Ang nanonood ho sa atin. Eh, nung umupo ho si Digong, noong 2016, eh, teka, lipatan po kami. At dito po kami sa Partidong Demokratiko, yung PDP. Eh, kasi bago ho administrasyon eh. Natural, iba na ho nakaupo ho ngayon. Eh, kailangan, sabi nga ho eh, sumabay ka ho dun sa Agos. Eh, kailangan supportahan na lang yung ginagawa kong magandang advokasya ng ating Pangulo, ha? Panatilihing masaya ang paglilibang, magtakta na oras at limitahan ang gastos sa paglalaro. Huwag magsugal kung nalulungkot. Huwag hayaang makasira ng buhay at pamilya. Para sa impormasyon ukol sa responsible gaming, tumawag lamang sa hotline number 02-8404-0171 o bisitahin ang www.casinofilipino.ph. Isang mensahe mula sa PAGCOR. Gambling is for 21 years old and above only. Keep it fun. Game responsibly. Sa pagtulong, kau ang gawa sa lahat, sinusulong PCSO, PCSO. Di umuurong sa pagtulong ang PCSO, PCSO. Oras hatid sa inyo ng Grand 88 Gaming Corporation. Ang oras ay hatid sa inyo ng New Antipolo Coliseum at Angono Cockpit Arena. Sumain nyo ang isa na namang makabuluhang edisyon ng Target On Air. Kasama si Karex Kayanong. Abangan muli bukas alas 3 hanggang alas 4 ng hapon. Kung salot ka sa bayan, ikaw ang isusunod ni Karex Kayanong na Target On Air. Nangunguna sa balita, impormasyon, musika, komentaryo at serbisyo publiko. Ito ang DZME 1530, una sa kanan, ang himpilang may paninindigan.